Okay guys, turo po tayo ngayon, short video, paano po magpalit ng pangalan ng ating Wi-Fi at password ng ating Wi-Fi gamit po yung ating TPLink WR840N. So ito po siya. Ito po 'yon, laman ng box. So una po nating first step po natin na gagawin is i-connect lang po natin yung device na gagamitin natin sa pagpapalit ng Wi-Fi name at saka ng ating password. So, pwede po kayong mag-connect gamit po ang inyong mga cellphone, laptop, or yung desktop computer po. Through wireless o sa default Wi-Fi, no? Para makikita nyo po yung default Wi-Fi niya, nandito po yan sa pinakailalim. Yan, yan. Pinakailalim po ng ating router. Okay, so ang gamit ko naman ngayon is UTP cable. Pwede rin po siya. I-connect nyo lang po sa inyong desktop, sa inyong computer. So, yan. Pag na-connect na po natin, punta lang po tayo sa ating browser. Any browser naman po pwede. Pero gamit po natin ngayon is Google Chrome. Tatype nyo lang po yan. Papasukin lang po natin yung IP address niya o yung kanyang admin. No? Admin address niya is 192. Tatype lang po ninyo is 192.168.0.1 and then press enter. So, pupunta po kayo dun sa login page ng router. Ang pinaka default username niya is admin. Ang default password niya is admin. And then press enter. Okay. So papasok po kayo dito ngayon. Wala po kayo. Pag check nyo po yung status, yan. Yan po yung pinaka basic status po. Yung basic info po ng ating router. So makikita nyo po dito yung SSID o ito po yung Wi-Fi name ninyo. Kapag nag-check kayo ng Wi-Fi o gusto nyo mag-open ng Wi-Fi sa kanyang mga cellphone, laptop, computer, ito po yung makikita nyo. So, ito po yan. Kita nyo. Subukan nyo natin. So, hindi pa siya nakikita. Ayun. Ito po yun. TP-Link 030E. So, ayan po yun. Okay? So, wala po kayong gagawin dyan. So, paano magpalit? Diretso po tayo dun sa wireless tab. Nandito po yan. So, ito po yung pinaka-default. Iba-iba po yan, no? Depende sa mga unit at device ninyo. Okay. So, ngayon, papalitan po natin. Halimbawa, RGB Tech Solution. Okay. So, ito na po yung bagong pangalan ng ating Wi-Fi. Save lang. Don't forget to click save. Tayo lang po natin matapos. Okay. Pagkatapos po nun, punta po tayo doon sa wireless security. So ito po yung default Wi-Fi password niya. So papalitan po natin ngayon. Gawin po natin 1 2 3 4 5 exclamation question mark. Yan. So pagkatapos po niyan, wala na kayong ibang gagawin diyan. Save na lang po ninyo. Yan. Okay. Ah, sorry. May error po pala. Password must be 8 characters. So, 8 daw siya. Gawin na lang natin admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Strong password lang po. Lagi nyo lagi. So, admin 1, 2, 3, 4, 5. Question mark. So, tatandaan nyo po yun. Huwag nyo po kakalimutan. Save lang. Yan, nagsisave na siya. Okay. Kanina po 'di ba nag-login po tayo gamit yung IP address niya. Kung gusto niyo pong palitan 'yon, punta lang po kayo dito sa System Tools and then password. Ito po 'yon. So, yung default password niya is username niya is password and then ang default username niya is admin. Yung default password niya is admin din. And then, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto nyong ipalit. Yung username and then password. Huwag na huwag nyo lang pong kakalimutan yan. Kapag kinalimutan nyo na yan, kinakailangan po natin mag-reset. Or, bumalik sa factory defaults. Okay? So, ngayon, wala muna tayong gagalawin dyan. Okay na? So, try natin mag... Okay, sige. Testing natin. Admin. Username, bagong username.
Roji, Roji, then Roji, save. Pag sinave nyo po yun, automatic malalog out po kayo. Gagamitin nyo na po yung bago ninyong username at saka yung bago ninyong password para makapag-log in. So, ayan na po. Kung check-check po natin ngayon, ito na po yung bago niyang ID, SSID o yung pangalan ng Wi-Fi. So, pag tinanong ko kayo ano yung SSID o ano yung Wi-Fi name, ito po yun. No? And then, yung kanyang password is nandito. Ito po yun. So, subukan natin i-log in. So, wala pa. Hindi na-detect. Ayan. Connect. Password niya is admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5, question mark. And then, so check natin. Tama. Ayan. Next. So, ganun lang po kabilis paano magpalit ng password ng inyong mga Wi-Fi. So, yun lang. Medyo may katagalan. Okay. Pag napasok nyo po ito, dito nyo po makikita yung mga, ito po, pasok na. Dito nyo po makikita yung mga, pangalan yan, yung mga nakakonect sa Wi-Fi ninyo. Ayan. So, ayan po, nakakonect na po tayo dun sa RGPX Tech Solution. No internet, kasi wala naman pong internet yung ating router ngayon. Okay. Ayan. So, ito po yun, meron na po isang nakakonect. Ayan. Diyan nyo po siya makikita. Under wireless statistics po yun. Okay, yun lang po. Maraming marami pong salamat. Kung may katanungan po, try nyo lang pong Google na lang. O kaya comment nyo po sa comment section. Sagutin po natin. Try po natin sagutin. Okay, maraming salamat.